ang simbahan sa Bacolod naglabas ng tarpaulin para sa Team Patay at Team Buhay o listahan ng mga kandidato na bumoto pabor o kontra sa reproductive health law, ang Archdiocese ng Lipa City naglabas naman ng poster na tumutuligsa sa mga political dynasty. Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam? Jessica, ngayong malapit na ang Mayo, pinaigting na nga ng Archdiocese of Lipa sa Batangas ang kanilang pagsulong ng responsableng eleksyon. Hindi lang pagsuporta sa RH Law ang kanilang batayan, kundi maging ang pagkabilang ng isang kandidato sa isang dinastiya. Narito ang ulat. Kung may Team Patay at Team Buhay posters ang Diocese of Bacolod para ipakita ang pagtutol sa reproductive health law, may mga posters din nakapaskil sa Archdiocese of Lipa sa Batangas. Laman ng mga katangian dapat piliin at tutulan sa isang kandidato. Pero hindi lang pagsuporta sa RH law ang kanilang batayan. Kailangan din may pagpapahalaga sa kalikasan at higit sa lahat, hindi kabilang sa isang dynasty. Hindi naman yung dynasty mismo ang mali. Ang mali doon ay pinipreserba nila ang kanilang sila sa power in order that the family will profit. No? Kaya kung ikay mawawala sa pagkamayon, mawawalan ka ng kapangyarihan, wala ka ng mga 10%, wala ka ng komisyon, puro corrupt practices. Kaya pinapalit mo yung anak o kay asawa o kay baya. Ayon kay Archbishop Ramon Argueles, obligasyon daw ng simbahan na tiyaking hindi maluluklok sa pwesto ang mga kandidatong kurakot, sumusuporta sa RH Law at kabilang sa dynasty. Hindi pinangalanan sa mga poster ang mga hindi dapat iboto na kandidato. Kaugnay ng mga batikos sa dapat hiwalay ang estado at simbahan, iginit ni Archbishop Argueles na karapatan din nilang mapakinggan ng sambayanan. Hindi naman sinasabi sa mga Katoliko, ay huwag kayong makialam sa gobyerno, kahit ang gobyerno ay palpak, kahit ang gobyerno ay puro mga mamamatay tao. Hindi, kailangan magsalita sa una, citizen din naman ang obispo, citizen ang pari, citizen ang mga lay people namin, no? Pangalawa, yan ay moral question, hindi yan political. Para sa COMELEC, wala naman silang tutol sa pagpapahayag ng simbahan. Oh, ang mahalaga lang daw sa kanila, sundin ang tamang laki ng mga political poster at tiyaking nasa common poster area ito. As long as they don't violate the COMELEC's rules on sizes, yung content is not a matter of concern for us. Ang poster dapat 2 feet by 3 feet ang maximum size. In order to know where the common poster area is in a certain locality, ang kailangan lang nila gawin ay kausapin yung election officer. Hindi may kakailan na maraming Pilipino ang Katoliko. Ayon sa NSCB, 82.9% ng mga Pilipino ang Katoliko. At sa huling tala noong 2011, mahigit 63 million ang kanilang bilang. Bagamat maraming Katoliko ang boboto sa darating na eleksyon, hindi pa raw tiyak na magkakaroon ng Catholic vote, pero sinisigap itong mangyari ng simbahan. Tinusulong ng simbahan ang solidarity vote dahil kaakibat din daw nilang ibang religious organizations sa kampanya para sa responsableng eleksyon. Hindi naman daw pinipwersa ng simbahan na iboto ng mga Katoliko ang mga gusto nilang kandidato. Para masigurong hindi lalabag sa COMELEC guidelines payo ng COMELEC sa simbahan, tiyaking malinaw na sample ballots ang ibinibigay nila sa kanilang mga parishioner. Kailangan yung balota ay malinaw na dummy ballot, no? Either nakasulat na siya ay test ballot or dummy ballot or sample ballot or iba ang kulay, or but they cannot distribute those on election day and on the day before election. Jessica, naitanong natin kay Archbishop kung paano pa sila boboto kung karamihan sa mga kandidato ay bahagi ng isang dynasty. Ang nabanggit sa atin ni Bishop ay kung nararamdaman mo na wala kang nakikitang karapat-dapat sa isang katungkulan, maaari mong iwang blanco ang puwang sa balota, magsisilbi raw ito ang parang protest vote. Jessica? Alam mo, Bam, nakita ko yung mga poster na yan dahil isa yung simbahan sa yung cathedral ng Lipa sa mga binisita iglesia ko nung Biyernes Santo. Pero kapansin-pansin lang, sa Bacolod talagang ni-name. Itong sa Lipa, walang names, di ba? Jessica, sa ngayon, walang pangalan. At sabi nila, willing naman silang magbigay ng sample ballot na may pangalan ng mga kandidato na pabor sa kanilang standards. Kung hihingin ng mga parokyano sa kanila, kumbaga kung hihingin ng guidance o payo yung mga mananampalataya sa kanila, tsaka lang sila magbibigay ng kanilang mga suggestions. At so binigit sa ating apat na pangalan, no? Wala pa nga sa Senado, no? Apat na pangalan, hindi pa nga umabot sa 12 ito, Jessica. Okay, so ano ba, nagbabalak ba sina Archbishop Argueles na maglabas ng listahan din as explicit and as specific dun sa inilabas ng Archdiocese ng Bacolod? They're willing to release it nga. Basta meron lang parang demand na ilabas ito. Pero sa ngayon,
okay pa sila na panuntunan muna, parang guidance sa kanilang mga parokyano ang kanilang ibibigay. Jessica? Okay, maraming salamat. Bam Alegre.